Hi, magandang gabi po sa inyong lahat, Batang Maynila to. It's pag-usapan nga po natin itong hindi pa nababayarang estate tax ng pamilya Marcos. Actually, mga kaibigan, napakatagal na po nito. Ito po ay 25 years ago. Ito pong estate tax na nagkakahalaga na 23 billion, umabot na po ngayon sa 203 billion kasama na po yung mga surcharges at mga penalties. Bakit lumaki ng ganong kalaki? Kasi naman po, kung hindi po ako nagkakamali, 25 years na po itong issue na to. So ang ibig sabihin, 25 years na po tinatakbuhan ng pamilya Marcos itong BIR. Kasi mga kaibigan, itong BIR, singil lang singil dito sa pamilya Marcos. So kasi ang sister ito, dapat in every 5 years, no, dapat nakapagbigay ng demand letter itong BIR. Every 5 years, kapag hindi sila nakapagbigay ng demand letter dito sa mga Marcoses, mukhang malabo na masingil o ma-forfeit itong sinisingil nilang estate tax sa mga Marcoses. So every 5 years, nagpapadala sila ng demand letter. So ganun po yung sistema dyan. Doon sa 25 years na yan na naniningil itong BIR, wala. Hindi po pinapansin ng pamilya Marcos. Oh, hindi pa po nakaupo ang mga Marcos niyan. Oh. Doon pa lang nga ng mga panahon na hindi pa presidente itong si Bongbong Marcos, itinatakbuhan na yan ng kanilang pamilya. How much more ngayon? Presidente na ito si Bongbong Marcos. Sa tingin nyo, papansinin pa yan? Sa tingin nyo, papansinin pa yan ng pamilya Marcos? Kaya mga kaibigan, umaasa pa ba kayo? Umaasa pa ba kayo na babayaran ng pamilya Marcos yung 203 billion na yan? Kahit sabihin na lang natin 23 billion, alisin na natin yung mga tubo, mga penalties. O sa tingin nyo ba babayaran ng pamilya Marcos yan? Kasi ako, hindi na ako maasang babayaran nila yan eh. Kasi nga diba, 25 years nilang tinatakbuhan eh. 25 years, singil-singil itong BIR, panayang bigay ng demand letter. May nangyayari ba? Wali! Nga! Mas lalo na ngayon na nakapesto na dyan sa Malacanang itong si President Bongbong Marcos. Ngayon, ito, lumalabas na naman itong usapin na yan. Ang sabi dito sa post ng News 5, pag-aaralan anya ng bagong commissioner ng Bureau of Internal Revenue. Sino ba yung bagong commissioner ng BIR? Siya po si Romeo Lumagi Jr. Yan po ngayon ang inilagay ni Presidente Marcos bilang commissioner ng BIR. Ang sabi niya, pag-aaralan po natin yan at sisiguraduhin natin na lahat ng aksyon na gagawin natin dyan ay yung naayon lang sa batas. So kunwari pag-uusapan, pero ang totoo, tapos na usapan. Wala nang usapan dyan mga kaibigan. Kasi ito nga, sabi nga ng mga kababayan natin, kung babasahin po natin yung ibang komento rito, ang sabi nila, bakit pa pag-aaralan? Di ba final and executory na nga yung decision ng Supreme Court? Di ibig sabihin, na lang yan, i-execute na lang. Bakit meron pang mga ganung-ganung mga pahayag na medyo titingnan, pag-aaralan? Sa totoo lang, tapos na yan . Ang kulang na lang, dapat bayaran niya ng pamilya Marcos. At itong BIR din, nagsabi, nagpadala na sila sa Marcos family ng demand letter last 2021. Kasi nga, mga kaibigan, every 5 years dapat makapagbigay sila ng demand letter. Kung nagbigay sila noong 2021, dapat 2026 ay magbigay uli sila kung hindi pa ito mababayaran ng pamilya Marcos. 2026. Hanggang kailan ba ang term ni Presidente Bongbong Marcos? 6 years, 2022 o hanggang 2028. So, sa tingin ko mga kaibigan, wala nang darating na demand letter sa 2026 para singilin ng BIR itong pamilya Marcos. Wala na. Hindi na magbibigay ng demand letter itong BIR. Bakit magbibigay ng demand letter? Kilala nyo ba itong bagong inassigned na BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr.? Kilala nyo ba ito? Sa mga hindi pa po nakakilala sa kanya mga kaibigan, asawa lang naman siya ni Miss Carmela Lumagi. Sino po si Miss Carmela Lumagi? Siya po ang secretary ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Secretary lang naman ni First Lady Lisa Araneta Marcos.
So, anong ano pang inaasahan ninyo? Ha? Kayo ba umaasa pa? Ha, talaga na ano na ito'y mababayaran pa ng pamilya Marcos. Huwag na po kayong umasa, mga kaibigan. Yan pong nakaupo ngayon sa BIR, eh dikit na dikit, sanggang dikit po yan ng pamilya Marcos. Oh. Kaya yung mga nagko-comment na bayaran, wag na, wag yun ang asahan. Wag na kayong umasa. Etong paglalabas nito ng mga ganitong mga kaekekan na kesyo pag-aaralan, kesyo sisiguraduhin daw na lahat ng aksyon na gagawin eh, ayon sa batas, wala na. Kunyari pag-uusapan pero ang totoo, tapos na usapan. Wala na yan, hindi na po mababayaran yan. Ah. Itaga po nyo sa bato, mga kaibigan ha. Malabong malabo bayaran pa ng pamilya Marcos yung 203 billion o kahit yung 23 billion na lang na estate tax na utang nila sa gobyerno ng Pilipinas. Ah, malabo po. Malabo pa yan sa sabaw ng pusit. Ah, kaya, naku, wag na po kayong umasa, mga kaibigan. Ah, malabo po yan. Eh, lalo na ngayon. Sabi ko nga po sa inyo eh. Ah, 25 years po yan hindi pinapansin ng mga Marcos. Hindi pa po sila nakapwesto. Eh ngayon presidente na si Bongbong Marcos eh. Ngayon pa sa tingin niyo papansinin ng mga Marcos 'yan? Hindi. Malabo po 'yan. Para naman kayong others. So ito, wala po ito. Huwag niyo na pansinin tong balita na to. Nakesyo pag-aaralan daw, titingnan daw. Nako. Kwento niyo na lang sa pagunya. Eh ina-share ko lang po sa inyo kasi baka marami pa po sa inyo umaasa na babayaran ng mga Marcoses yung utang nila sa gobyerno na estate tax. Ah, 203 billion. Yung 23 billion nga ay malabong bayaran eh. Ay yung 203 billion pa. Wala, huwag na po kayong umasa, mga kaibigan. Para sa akin, eh, ang gawin na lang ni Presidente Marcos ay maging mabuting presidente na lang. Yun na lang ang habol talaga natin sa kanya. Na sana kahit papano bigyan niya naman ng pansin itong mga ordinaryong Pilipino, yung tao, no? Yun lang naman po ang gusto natin eh. Kasi wala naman na kami magagawa eh. Sa totoo lang, wala na tayong magagawa. Itong mababang kapulungan, itong House of Representatives at itong mataas na kapulungan, ito pong Senate of the Philippines, hawak po nila yan. Lahat po ng gusto nila mangyayari, wala pong makakakontra. But ilang piraso lang ba yung opposition? Sa Senate, ilan? Dalawa lang. Dalawa lang ang laging kumukontra dyan. Majority, kakampi ng administrasyon. Oh. Doon naman sa lower house, ganun din. Ilang piraso lang sila na kumukontra. Majority ng lower house, ikaalyado ni Presidente Marcos. So, sa totoo lang mga kaibigan, siguro pagdasal na lang po natin itong bansa natin na hipuin ito si Presidente Marcos na bigyan niya naman sana ng pansin itong mga ordinaryong Pilipino na sana yung mga hinaing, yung mga pangangailangan ng mahihirap nating kababayan ay maging priority dito sa Marcos administration. Hello mga nanonood dyan, mag-subscribe po kayo sa Batang Maynila Toys. Ay, maligay na pala.